getting a 1 million, eh kung ano, dapat yung isa pa lang i-isip na niya, di ba? Na? Napapatensyon na niya. Si Liza mag-apologize sa akin dahil na-offend niya ako. Itong si Enrique Gil ay hindi pinagtatanggol si Liza Soberano sa kabila ng lahat ng mga pagbabatikos at mga bashing na natatanggap ni Liza. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lord! At ito naman po si Papa Ogie ng Ogie, Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilip sa amin! Ichigo mo na! Nali! Oy, naku, congratulations nga pala unang-una sa ating kapatid. Yes! Oo, si Lars Pacheco. Yes! Ako, hindi nila kilala si Lars Pacheco. Pero bago nyo kilalanin si Lars Pacheco, eto po. Ay, wala pala. Ha? Hindi, ikaw nga. Ikaw magpakilala kay Lars. Hindi! Na-interview mo na sa Magidius Inspire si Lars Pacheco. Di ba siya yung may jowa na gwapong baguette? At napakagandang babae dito si Lars Pacheco. Runner-up din siya dati na sa Miss Q&A. Pero ngayon nga, ayun, nasungkit nga ang corona ng Miss Queen International 2023. Di ba? Congratulations! Naku, marami siya na yung mga tinalo ng mga kontesera, yung mga veterana. At saka yung mga matatangkad kasi medyo hindi kataasan si di ba? Pero yun nga, namayagpa. Ay, wala si lola mo, babaeng-babae. Yes! Ang pumayat lalo at lalong bumanda. Seloso pa nga yung jowa. Diba? Si Clyde. Naku, ayan, sana may uwi din ni Lars Pacheco, yung Miss International Queen title na currently Pinay din ang may hawak, si Miss Fuchsia, di ba? Para back to back. Yes, maka back to back tayo. Eh, maganda naman talaga yun sa personal si Lars. Di ba? Diba? Bakit? Paano mo nasabing babae? Pumayat lalo, tapos ang liit ang mukha. At saka nakasabayan ko na yan sa fashion show. Ayun ang picture namin. Tingnan nyo naman, walang-wala. Walang-walang sinabi. Si Lars? Ako. Walang sinabi ako. Tingnan nyo naman, nagmukha ko kaya-kaya. Tingnan nyo naman. Ito ang sabi niya na Kailas, congratulations! Ayan, congratulations Lars ha, nakuha mo ang corona. Yes! Oo. Ay, speaking of corona na eh. Yes! Nakakumakalat niya sa social media. Yung past video ni Juliana Panaskova tungkol sa corona na binibenta niya yung mga crowns niya sa Miss Q&A for 1 million pesos. May alam ka ba dyan, Rena? Yes po, kuya. Nakanood ko yan sa vlog ni Boss Toyo. Anong nangyari? Binibenta talaga ng for 1 million. Yes, kuya. Pero nagtatawaran sila. Paano? So, lahat ng corona ni Juliana ay binibenta niya na. Binibenta niya, kuya, for 1 million. Wow! Lahat. Pero, ang sabi po ni Boss Toyo, hanggang 300,000 pesos. Pero kuya, tumawag si Juliana. From 1 million, From 1 million, naging 800,000 pesos. Umayag na si Kyoto. Hindi po, kuya. Ang sabi naman po ni Boss Toyo, hanggang 400 sarado. Deal or no deal. So, anong ending? Hindi niya binenta, kuya. Nakapahindo po siya ng nanay niya. Pag ibinaba ang presyo? Opo. O pag ibinenta? Makapagbinenta. Hindi ba, maloy. Kasi, bakit niya ibibetting ang 1 million? Eh, kung ano, dapat kung isa pa lang, iisip na niya, di ba? Na? Napapatensyon na niya. Kung mga parang di ba? Too good to be true na price. Yung mga presyong ayaw mo, di ba? Ganon. Dahil wala ka naman talagang intensyon na ibenta, di ba? So, kuya, for the content lang pala. Malamang kepweng. Ganun ang nangyari, no? Si Mirena nagyayabag na porket ng kangipi na siya. Dr. LJ na batikin. Ano ba si Juliana? Trademark niyo walang ngipin. Si Mirena nagyayabag na porket may ngipin na. Siyempre naman, from ano yan? Magangkat! Yes! In Australia. Hi, Magangkat! Thank you for your generosity. Amos lamang yan. Yes. Kung gusto mo ba ma-experience yung ngipin ni Mirena, pwede kayong maglaplapa. Kaya kagad,
kagatin mo na lang siya sa dila. Ha? Ano kailangan umabot sa ganyan? Okay, kung gusto mo naman experience sa ngipin niya, pwede namang ilabas din yung red light. Tawag na. Ito, Ogie, hindi kaya na-open ng taga-showtime nung pinagbenta ni Julian? Ah, that we don't know. Kasi unang hindi naman tayo taga-showtime, taga-OGDS Showbiz Update. Yes. Tayo. Wala naman din tayo nakakausap mula sa showtime kung na-offend pa sila. Pero kuya, na-offend naman yun, syempre, Diyos po, no? Syempre, karangalan yun eh, tapos ibibenta niya. Marunong pa siya sa showtime, no? Talagang, alam mo, nagkangipin ka lang talaga. Nagtaray na talaga si Chen. Tumatalino. Hindi. Tsaka nagkaroon na lang ng ngipin yung mga komento niya. Di ba, no? Nakakaldoka ka. Samantala nung walang ngipin, ang bait-bait ni Bren. Hindi ba dapat pag walang ngipin, maging mabait na lamang. Grabe. Tagating mo ngayon. Kaya na yun ni Bren ngayon. Mga God. Hayaan naman nating sumagot ang It's Showtime. Sabi naman ni Juliana, eh, hindi. Oo nga, for the content lang siguro talaga yun. Ay, naku, Tito Ogie, yung ginawa ni Juliana na yan, na pagsasanla o pagbibili ng kanyang corona for the content. Ay, yung akin, iba naman, Tito Ogie. Nagsanla naman ako ng aking mga diamonds. Wow! Diamonds talaga. Mga, ha? Oo. Dahil marami yun. Oo. Ano nangyari? Ay, ayun na nga, Tito Ogie. Pagpunta ko sa sanlaan, tinanong agad ako ng babae, kung anong isasanla ko. Ay, di ibinigay ko yung aking mga diamonds. Sabi ng babae, ito ka talaga ang isasanla. Sabi ko, yung mga diamonds na iyan. Alam mo, Tito Ogie, Mamaloy, ibinuto lahat sa akin ng babae yung mga diamonds. Oh my God. Aray ko, di, tumama sa mukha mo. Oo, Tito Ogie, tumama lahat sa mukha ko. Aray ko, sakit nun, di nagkakabukol-bukol yung mukha mo nun. Hindi naman masyado, Tito Ogie. Hindi naman masyadong masakit. Ha? Ang dami nun, no? Bato-bato yun, di ba? Hindi naman siya bato, Mamaloy. Ano? Baraha siya. Baraha yung mga diamonds sa... Uruwa mo yung mga Bakit mo magagaling yun? Wala ako may isang laki. Para may nasasabi sa wala daw value. Gagod si Diyosa. Tatampaling kita dyan. Kahit naman ako yun ang sagot ko sa'yo, no? Babato ko talaga sa'yo yun. Ay! Teka lang na, speaking of sagot, ang daming naghihintay ng sagot mo dun sa interview ni Liza Soberano kay Tito Boy Abunda. Okay. Dahil nga, hindi nila narinig na nakaraang episode. Abang na abang sila! Ah! Kung ano daw yung magiging reaction mo. Eh, di ba today yung part 2? Today Monday. Kaya lang itong ginawa natin itong video na ito. Oo. Nang Saturday night. Yes! Alam mo, Loy, hindi na para sabihin ko pa kung ano yung gusto kong sabihin doon sa mga sinabi ni Liza. Ang burang kuya! Hindi. Kung ano yung kanyang paniniwala. Kasi paniniwala yun ni Liza eh. Mm-hmm. Kaya hindi para kontrahin ko si Liza sa kanyang mga sinasabi, no? Mm-hmm. Doon na lang tayo sa cliffhanger. Kasi ito, ginagawa po ito, hindi pa lumalabas yung part 2 ni Kuya Boy. Kasi may cliffhanger doon. Ano yung cliffhanger doon? Yung kung galit daw ba si Liza Soberano kay Ogie Diaz. Ah, okay. Mm-hmm. Oo. Feeling ko sa tono ng pananalita ni Liza, behimik siya ng hinampok sa akin. Pero, ako wala. Galit, tampo, wala. Totoo, wala. Lagi yung prayers ko na sana ay nasa maayos na lagay si Liza. Nasa maayos yung kanyang mindset, state of mind niya. Yun lang. Hindi para kontrahin si Liza. Kwento niya yun eh. Eh, ikaw, Nay, ano naman yung kwento mo? Narito. Ha? Clip-hanger din. Clip-hanger din ito, Ogie.
Hindi, ako, ewan ko ba? Parang nakakapagod na rin naman tong sagutan, ganyan, di ba? Kasi, ang nakakalungkot, Loy, sa panahon na minamanage natin si Liza, kasamang Star Magic at ang ABS-CBN, hindi naman involved sa internal deals, management, yung mga tao. Diba? So, hindi para din i-discuss in public kung paano namin siya minamage. At the end of the day, naging Liza Soberano siya. Yeah. Yun ang importante. At saka alam niyo po, may chika ko sa inyo. Ang lagi niya sinasabi ni Nay Ogie, sana hindi na siya magsalita para hindi na siya nababash. Oo. Yan lang talaga. Gusto na ni nanay na matigil yung bashing kay Liza Soberano. Sa kabila ng lahat. Oo. Hindi sa hechos. Hindi. Yun po yung totoo. Ako yung tatay eh. Parang na-hurt din ako. Na parang, ba't ginaganito yung bata? Oo. At nagaganito yung bata. Nadja-judge agad siya. Dahil kahit naman ako nadja-judge din ng mga tao. Pero, wala akong pakialam kasi ako yung matagal na rito. Mas alam ko yung laro dito sa industriya. Lalo na sa social media. Karamihan dyan, di ba? Hindi naman mga kapitbahay lang ang mga Marites. Lahat ng may social media, Marites. So long as merong nakalagay na comment section na pwede kang mag-comment, nagko-comment ang mga tao. Kahit hindi nila alam ang punot dulo ng lahat. Sumasagot lang naman ako. Or sinasagot ko lang kung ano yung para sa akin. Teka, ito yung nangyari. Ito naman yung totoo para sa akin. Diba? Kaya kung may tampuman si Liza sa akin, dahil kung kilala ko yung bata, meron siyang, may angulo siya na parang malungkot. Sorry anak, kung in any way na-offend kita, or feeling mo kinalaban kita, or feeling mo kinukonta kita. Oo. Kasi wala akong matandaan na kinontra kita, kundi sinasabi ko lang kung ano yung sa alam ko, yung totoo. And I just, sa mga past few days, diba, sa mga statements niya, maraming na-offend para sa'yo at saka para sa ABS-CBN, dun sa mga nasabi niya. Sa tingin mo kaya mag-apologize si Liza? Si Liza mag-apologize sa akin dahil na-offend niya ako? Hindi kailangan niyang mag-sorry. Kasi nasa anin eh. Kung yun ang nararamdaman ng puso, edi yun ang sabihin niya. Kung hindi niya nararamdaman, hindi naman din pang obligahin siya mag-sorry. Basta ako, anak, hindi ako na-offend. Oo. Mas nalulungkot ako kesa na-o-offend ako. Nalulungkot ako sa nangyayari kung bakit kailangan mangyari ito. Kung bakit kailangan ihayag mo yung damdamin mo. At kailangan ko rin namang ihayag yung damdamin ko sa issue kasi napararatangan din ako. Diba? Pero kung na-offend ka, anak, sorry. Hindi ko sinasadya yun, kundi gusto ko lamang sabihin kung ano naman yung panig ko. Lalo na, at nandun tayo sa point na pareho tayong ginajudge ng mga tao. Diba? Pareho kayo na-judge. Oo. Pero how do you feel na, for the first time, sa mga nagdaang mga araw, ngayon lang nabanggit ni Liza Soberano na grateful siya kay Ogie Diaz at sa ABS-CBN at kay Ken. Well, sa akin, Loy, maraming salamat kung nabanggit na finally yung pangalan namin. Oo. Siguro, ito yung moment na maganda din na banggitin yung pangalan namin. Kasi, kung mapapansin mo, Loy, sa interview ni Kuya Boy, parang ini-inject ni Kuya Boy yung mga words na baka pwedeng sabihin ni Liza. Na ramdam ko naman yung ano eh, yung effort ni Kuya Boy na balansehin talaga. Yes. Oo. At saka meron isang part din sa interview na yun na parang sinabi ni Liza na now hearing it from you. So parang feeling ko, wala daw siyang binabawi, pero now hearing it from Tito Boy, parang na-realize na, parang iba yung magiging interpretasyon ng iba dun sa sinabi ko. Parang may point na ganun eh. Pero ano sa tingin mo, Nay, dun sa cliffhanger dun eh, na nakasabi na totoo bang 2 years ka nang hindi kumukolekta ng komisyon kay Liza Soberano bago natapos yung kontrata? Ah, okay. So, hindi totoo yun. Ang totoo, Loy, nakakakolekta pa rin naman tayo. Kahit tapos na yung kontrata. Kasi, kumbaga nag-overlap yung expiration date ng aming kontrata doon sa mga napirmahan pa namin na a month or two before
the contract expired, mm-hmm. eh, nandun pa yung aking pirma. Oh, so, kumukolekta pa rin naman, pero hindi na yung maraming project ipupush mo kay Liza. Hindi, kasi sinabi na rin naman ni Liza na siya ay magpapaalam na eh. So, yung mga inquiry pa sa akin, ibinabato ko naman dun sa bagong management niya. Kung saan meron kaming group chat. So, kung may dumarating sa akin na isang brand for endorsement ni Liza, ibinabato na ng RM namin doon sa kanila at sila nang magtuos. Yon. Pero yung mga existing na bago mag-expire, nakapirma ko, yun yung tinatrabaho namin kay Liza, kahit expired na. Pero sa ngayon, wala na. Malinis na kami ngayon. Pero in fairness kay Liza, lahat naman, hindi naging issue ang commission. Dahil si Liza, hindi naman ganun sa pera. Pero totoo na yung ano, di ba? Yung sinabi mo dati na okay lang na hindi ka na kumuha ng komisyon kung gagawin niya yung it's okay to be not okay. Di ba, Nay? Oo, tama, yun. Diba? Nakakontrata pa siya sa'yo nun, di ba? Oo, yun yung... Sabi ko, kahit labas na ako doon. Oo. Hindi, ang purpose ko naman nun, para mabuhay ulit yung liskin. Kahit wala na ako dun sa picture. Dahil gusto ko lang maging visible ulit yung liskin. Yun lang naman yung hangad ko. Ito, Ogie, total naman na interview na ni Boy Abunda si Liza. Meron mo kayong chance na kayo naman po magkausap? Alam mo, daming nagtatanong sa akin niya. Oo nga, ba't hindi ko ang mag-interview? Para magkatapat. Sa totoo lang. Para magkatapatan na. Kahit nung kami nung araw ni Liza, ang laging sinasabi ni Liza ay, parang na-awkward daw siya pag ako ang nag-i-interview sa kanya. Parang hindi niya ako makita na reporter ako, kundi manager. Bakit nag-i-interview yung manager ko sa akin? Kaya conscious na conscious siya pag ako. At saka dito, Ogie, parang pili ko, pag nagpangita kayo for interview, parang pili ko magkakaiyakan lang kayo. Kasi alam ko naman na mahal niyo pa rin ang isa't isa. Mahal ko pa rin niya ang batang yan. Ano ka ba? Anak ko yan, ano? Oh. Ay, Nay! Yaman din lang nabanggit na ni Liza Soberano yung pangalan ni Ken. At ang daming mga Lisken fans na nagtatanong kung nasaan daw ba si Ken dito sa istoryang ito. Where does Enrique Gil stand? Very Boy Abunda. Magabalik pang pasta. Life on, life off. Gagal ka. I love you, Tito Boy. Nay! anyway. Oo nga, nasan ba si Ken sa lahat ng ito? Kasi niyabi natin siya naringgan ng komento na for siya or against. I'm sure for siya. Pero, yun na, di ba, wala siya kahit isang single na statement sa lahat ng mga nangyayaring ito. Oo, ayan. Nabanggit na rin naman si Enrique. Oo nga, kahit naman sa akin, ang dami nagtatanong niyan, ano? Parang hinatid lang ni Enrique si Liza sa airport going to the US. Oo. Tapos dito na si Enrique. Ang pagkakaalam ko, Loy, si Enrique ay ibinigay kay Liza yung pagkakataon na huwag ma-miss ni Liza yung mga opportunities na gusto pang ma-achieve ni Liza. Diba? That's very nice of Ken. Diba? Napaka-supportive niya as boyfriend ni Liza. Okay? So, nandun na tayo. Ngayon, ang alam ko, since mamimiss niya si Liza, hindi ko alam kung kumuha or bumili ng aso si Ken. Parang yun ang kanyang maging companion. Bilang, syempre, ang laki rin ang nagagawa ng aso. Oo naman. Sa buhay ng tao. Diba? Lalo na pag may namimiss tayo na tao, diba? Minsan, hinahag-hag mo yun na ano. Na kahit paano, makakatulong yun sa mental health ni Ken. Oo. Lalo na, at yung kanyang kapatid na si Javi, ang alam ko sa ibang bansa na namimirahan. Sa Spain yata. Si Andy, andun din yung sister yata niya sa Spain. Si Mami naman, Mami Bambi, ay balik-balik na din doon sa Spain, di ba? Nag-a-abroad din. So, yun ang kapiling ni Ken for now. Yung aso. Hey, kuya! Sagutin mo yung tanong, asan si Ken? Oh. Parang galing na ako dito, Ogie. Gusto mo dito ka na? Ako kalmado na ako ngayon. Sagutin mo lang yun. Napipikon ako sa lahat. Ikaw yung galing. Gusto mo lang yun, sagutin mo yun.
Oh, hindi. Sa totoo lang, oh, hindi nga nariringgan si Ken. Oh, nga. Bakit itong si Enrique Gil ay hindi pinagtatanggol si Liza Soberano sa kabila ng lahat ng mga pagbabatikos at mga bashing na natatanggap ni Liza. Mm. Yun ang sinasabi nila, no? Mm. Pero sa totoo lang, si Ken kasi hindi siya anong ganun na bebembang din. Hindi tahimik si Ken. Ang supportive naman si Ken. Mm. Pero sa pagkakaalam ko, tahimik lang si Ken. O, hayaan na natin sa ganun, Brenda. O sige, ito na lang, kuya. Oh. Bakit hindi pinapayuhan ni Ken si Liza? Hindi naman natin alam. Hindi naman natin alam. Baka nag-uusap naman yung dalawa. Baka naman si Liza din yung pumipigil kay Ken na magsalita. Hindi rin natin alam, di ba? Tsaka baka nga deny party yung strategy nila na, di ba nga, gusto niya solo lang, di ba? So pag, baka pag pumasok pa si Ken sa eksena, list ka na naman ulit. Anyway, ang ating hanga dito ay sana sa bagong management talaga ni Liza, mas kumailan lang pa ng bonggang-bongga. Si Liza. Yes. At sana ma-attain ni Liza lahat ng mga goals at dreams niya para sa kanyang career. At para rin sa kanyang mental health. Yes. At yung Hollywood na kanyang pinapangarap. Correct. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga manunod po namin dyan ang panahin subscribers. Sana po mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. At kung naibigay po ang aming episode nyo at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below. I-click yung like button. At huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pakinig nyo kayo muna na manonotify na meron kami latest update. Yes. Pa. Ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe po kayo at manood sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po yung aking vlog tungkol sa aming bakasyon sa napakagandang Ohana Beach Resort. Yes. Sa Boracay. Social niya na meron silang waiting lounge. Yes, sa ano, so sarili nila na yan. Sarili nila. May welcome center sila. So hindi na po kayo pipila dun sa ano mahabang pagkukuha ng mga fees. Correct. Dadaling kayo sa welcome center, mag-ice tea kayo, tapos biglang tatawag niya, sasakay na po tayo ng ating private boat. Ohana lang yan. Yes, ohana lang yan. Panorin niyo po yan. Ha? At maraming salamat po sa Victoria Skin. Nako, 3rd year anniversary po nila. 30 to 50% discount sa lahat ng services. Kaya punta na po kayo. And thank you, Dr. JC Solis, for my beautiful, gorgeous smile. Yan. JC Solis lamang po yan. Yes. At syempre pa, Josa. Ayan, bukod po sa aking mga kalokohan at mga good vibes na video sa aking mga social media, sa aking YouTube channel po, ayan, may pasalamat din ako kay Tito Ogie dahil syempre hindi ko rin mapupuntahan yung Ohana na yan. At ang Australia, syempre mga first time kayo dahil kay Tito Ogie, at yan po ang mapapanood nyo sa aking YouTube channel. Wow! Ayan, Brenda! Hello mga ka-update! Ang aking YouTube channel po, ating Rena po, F-R-E-N-A. May bago po akong vlog yan. Wow! At saka kuya, kanina galing ako, edition. Kuha na rin ni Brenda yung salamin niya. Ako, nainggit ako. Sana baka makukuha pa yung gusto kong salamin doon. Oo nga. Dito. Sa Ideal Vision lamang po yun na may 180 branches. Yes! Siyempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa Ocean Ogie Diaz, lagi nagsasabi at nagpapaanala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ito yung umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Mga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? Ayan! Kichika mo na! Salamat na pag-usapan natin kanina na si Enrique ay bumili ng aso. Oh. Ay naku, yung aking tiyan, mayaman. Bumili din ng poodle, giant poodle. Wow. Mahal na mahal niya yung kanyang asong iyon. Oh. Ang problema ay nawala.
naku po, yung nakapulot naman po ay pinapatubos ng malaking halaga. Yung aso. Oo, then syempre giant poodle. Ay pinapatubos ng 1,000,000. 1,000,000? Nakakaloka. Eh, sinasamantala dahil mahal na mahal nga ng tiya ko. Eh, sabi ng tiya ko, ang kaya ko lamang ay 500,000. Baka pwede na iyon. Hindi pumayag. Hindi pumayag. Kapal naman ang mukha. Yun nga, ayaw ko. Gusto ko ay may milyon. Million. Ay sabi naman ng tiya ko, ay siya, baka pwedeng kalahating milyon. Sumagot yung nakapulot. Yan! Pwede na yan! Diyan tayo magkakasara daw. Parang pareho lang yun ang pagbara. May milyon ka. Galing.